Tandaan nyo sa mga AFAM na seryoso talaga kung ano yung sinasabi, ginagawa yun. Yun yung AFAM na talagang seryoso sa inyo at talagang kayo ang gustong makasama habang buhay. Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat mga best. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share ng inyong mga ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best and sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo in Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best, sa mga bago dyan, welcome sa inyo. And sana huwag kayong magatubiling i-share ng ating mga videos para sa marami tayong mga bigyan ng mga ideas ng mga ganito. Shoutout sa inyo lahat mga best. And today's video, magbasa ako ng isa sa nag-comment dito, private message sa akin sa Messenger. May ganong factor. Shoutout sa iyo best kung sino. Alam mo kung sino ka para sa iyong video na to. At sa mga makaka-relate nito, shoutout sa iyo best. Sabi mo dito, Dear Ate Sally, and I badly need your help because I'm confused of my situation. And I have an LDR po, 8 months, and he is scheduled na bumisita na dito sa Pinas for almost a month. He gave me his ticket and all his info. Tinanong ko siya kung ano ang plano. Sabi niya, ako na daw ang bahala. Pero lately, he's been so cold and sabi niya, he is so busy. Kasi work niya daw and he is working sa mga days na wala siyang income for me. So ayan lang pala best, kala ko meron pa. Maraming salamat sa message mo best, maraming salamat sa iyo. Parang konti lang yan pero malaman yan. Nag-ano talaga siya, nag-tataglay ng question mark. So sa ganitong sitwasyon, I'm sure hindi ka nag-iisa sa ganito best. Tandaan nyo sa mga AFAM na seryoso talaga kung ano yung sinasabi, ginagawa yun. Yun yung AFAM na talagang seryoso sa inyo at talagang kayo ang gustong makasama habang buhay. Never kayong maging uhaw sa atensyon. Kung meron silang mga time na hindi sila makapag-message sa'yo or wala, magpaliwanag talaga yan sila. Pero hindi nila kayang walang message sa isang araw. At sabi mo kasi dito, pinakita na niya sa'yo yung ticket niya. Parang ang laki naman ang question mark ni AFAM sa'yo best. Parang wala siyang planong makasama ka habang buhay. Hindi ganyan ang plano or idea or mga ganyang style ng maseryosong AFAM. Katulad nung sa amin ng Mr. Ko, nung bago siya, magkaiba naman ang sitwasyon, magkaiba ang lifestyle ng mga AFAM natin. So yung si AFAM ko, si Mr. Ko, hindi siya mapera. Hindi siya yung kumbaga mayaman talaga, maraming pera. At siya yung may trabaho din. So nung bumisita siya sa Pinas, yung first time meeting namin, gusto niya na pagbisita niya is magawa lahat yon para hindi pabalik-balik. Para kung magasulit yung pagpunta dyan. So, yung pagpunta ng Mr. Ko, nakaplano na talaga yon kung ano ang gagawin namin. So, since hindi na kami bata at pareha kami ng gusto, so, nagplano na kami magpakasal sa pagpunta niya dyan. So, bago siya makarating dyan, nakaplano na rin lahat ng mga documents, talagang kailangan kumpleto na yon para pagdating niya, ganun, nakaschedule na lahat yon. Ganun yung mga seryosong AFAM, nakaschedule, nakaplano lahat. Kasi gusto kanya makasama habang buhay. Pero pag ganito, best, na puntahan kita dyan, may ticket na ako. Parang ang labo. Ang pagpunta niya dyan ay gusto ka lang makita. Wala ba siyang planong pakasalan ka? At ngayon, nagbago-bago pa siya. Kaya sabi ko sa inyo talaga, sa mga advice ko, sa mga videos na ginawa ko, huwag kayong masyadong maniwala sa mga AFAM ninyo. Kasi hanggang AFAM ninyo ay hanggang hindi nyo paasawa yan. Lahat ng mga sinasabi niyan pwedeng magbago. Posibleng si AFAM nagbago ang isip niya. Posibleng na-realize niya na, ay hindi pa ako handang makita siya in real life. Or baka may nakita siyang mas okay sa'yo. Or baka naisipan niyang, ay, wala akong pera, wala akong budget para matuloy yung plano ko. Ang gagawin mo dyan, bes, is tanungin mo siya kung ano ba talaga ang dahilan. Bakit siya nagbago? Maliban dun sa sinabi niyang, ay, busy daw siya, kaya naging cold siya. O hindi dahilan yung busy-busy dyan. Kasi pag ang AFAM ay mahal ka, walang busy-busy dyan. Laging may time yan.
humahanap ng time yan para hindi ka magduda, para hindi ka ma-stress, para hindi ka mag-alala sa kanya. Pero si Afam, parang wala na. Parang naging option ka na lang. Prangkahin mo na yan siya, best, na, are you really serious with me? Because I am here to find my future husband, a man who loves me, no one else. A man who wants to be with me for the rest of my life. A man who wants to marry me. Dapat alam ni Afam yan. Kasi pag hindi siya pumasa dyan, hindi niya kaya yung mga gusto mo, ay ngayon pa lang magbalot-balot na siya. Para makapag-move on ka, best, at maghanap ka ng iba. Napakasimpleng problema lang yan, best. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Huwag niyong hayaan ang sarili ninyong talagang ma-inlove kayo dyan. Magtiwala ng husto sa Afam nyo. Kasi hanggat hindi nyo paasawa yung Afam na yan, anytime pwedeng magbago yan. Pag na-inlove kayo dyan, nagtiwala kayo ng buo. Pag nagbago yan, best, mahirapan kayong mag-move on. Kasi nagtiwala kayo dyan. Hindi nyo pa pag-aari yung Afam na yan. Ngayon sabi mo, naging cold na siya. Pinakita niya yung ticket niya kasi pumunta daw siya dyan sa Pinas ng almost a month. So, parang almost 1 month siya mag-stay dyan. Ganong factor. At saka, nandyan na yung ticket niya and all in info. Baka naman may iba siyang i-meet dyan, best. Baka nagbago yung plano niya. Baka may iba siyang kachat at yun ang gusto niyang i-meet, hindi ikaw. Kaya medyo naging cold na siya. Parang pinapakita na sa iyo na parang wala kang silbi. Parang hindi na siya interesado sa iyo. Ay, sayang naman ang beauty mo, best. Sabihin mo sa kanya yan. Just let me know. If you think you find somebody else better than me, then you have to let me know now. I don't want to waste my time. I am here to find my future husband who loves me for being who I am. Ganun yan. Dapat alam ng Afam yan. Kasi tuloy-tuloy silang gagawin yung mga bagay na nasasaktan na kayo. Nagduda kayo. So, dapat alam nila kung ano ang laman ng isip ninyo ngayon. Ngayon na, best, dapat sabihin nyo kaagad. The moment na nagdadalawang isip na kayo, naguguluhan na kayo, dapat sabihin nyo kaagad yan sa Afam nyo. At dapat masagot nila yan. At sabihin nyo sa, if you think you cannot answer my question to me, then I will make a final decision to me, to myself. You better find somebody else because I feel like I'm not really important to you. Ganun factor yun. So, kung na-feel nyo parang wala kayong silbi, eh, naku, anong silbi naman ng Afam na yan para pagtiyagaan nyo yan? Maghanap ka ng iba, ba? Sabihin mo sa kanya, you deserve somebody else. Kawawa naman, sana maging seryoso siya dun sa iba. Kung naging pasaway siya sa'yo, sana huwag niyang gawin sa iba. Kawawa naman yung iba. Para makapag-move on ka, best, makapaghanap ka ng iba na mas okay sa kanya. Yung talagang Afam na nakaplano. Mas okay yung Afam na talagang responsable, alam ang gusto, at seryoso sa'yo. Ma-feel nyo kung seryoso ang Afam sa inyo. Hindi yan magbabago sa naramdaman nila. At hindi nila hayaang parang maging uho kayo sa atensyon. Hindi nila hayaang mag-alala kayo. Kahit busy pa yan, walang busy-busyhan sa taong mahal ka. Talagang umahanap ng paraan yan. Na magpaliwanag sa'yo, magsabi sa'yo, sisingit yan, best. Kaya yung mister ko naman dati, may trabaho din yon. Pero inalam niya kung anong oras yung vacant ko. Kahit may pasok yan, sa talagang humanap siya ng paraan para makatawag siya, makapag-message siya, mga ganong factor. Ganyan ang gawain ng mga seryosong Afam, best. Yung mga seryosong Afam, pag hindi yan magawa ng mga Afam ninyo, ang dahilan na hindi ako makapag-message sa'yo dahil busy ako, tapos wala na masyadong time sa'yo, na-feel mo na wala ng gana. Eh, prangkahin mo lang ako, Afam ka. Para maghanap ka ng iba, maghanap na rin ako ng iba. Or baka naman si Afam mo may nahanap na yung iba. Sabihin mo sa kanya yan, best. I feel that you have changed. Just let me know. If you think I'm not the woman you're looking for, then I have to move on. I have to find somebody else. Ganun yung best. Parang kaya nyo, huwag nyo ipakita na parang gusto nyo pa rin siyang pilitin. Parang pinilit nyo na yung tao. Kasi parang pinakita na niya in that action na wala ka na masyadong silbi. So, dapat ikaw na mismo ang umintindi dyan na pag pinakita yung gana, ibig sabihin parang wala na yung gana sa'yo. Sabihin mo yan, do you have any problem? Just let me know. Maybe I can give you some ideas. Ganong factor. So, sabihin mo, best, madali lang yan. Kaya sabi ko sa inyo, para madali kayo makapag-move on, huwag kayong masyado magtiwala sa mga Afam ninyo dyan. Huwag kayong masyado ma-inlove. Sakyan-sakyan nyo lang yan. Kung siya ang para sa inyo yan. Huwag kayong mag-isip na, ito na talaga. Yay, 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 yay. Hello, mga kaibigan, ikakasal na ako. Hello, mga kaibigan, bibisita na yung mister ko, future husband ko. Tapos biglang nagbago pala, naging option ka na lang, hindi ka na pinapansin. Ganon. So, kaya minsan, kaya yung time namin ng mister ko na medyo private kami kasi ayoko nang ganon. So, gusto ko, sigurista kasi ako, best. Gusto ko nang sure, ganon factor. So, pag-aralan mo yung Afam mo, best, prangkahin mo na yung Afam mo para in one time, makapag-move on ka na at maghanap ka na ng iba.
Huwag kang magtiyaga sa affirm na wala ka masyadong silbi. Yung mga affirm na hindi masyadong alam kung anong gusto. Yung mga affirm na hindi mo feel, ma-feel na importante ka ba o hindi. Para mas mahalaga yung... Siyempre, mahalaga naman yung trabaho. Eh. Kung mahalaga yung trabaho at mahalaga ka, eh dapat matuto siyang balansihin yung dalawa. Eh kung hindi niya magawa yon, eh ibig sabihin mas mahalaga yung iba. Meron siyang bagay na mas mahalaga kaysa sa iyo, best. Gusto mo yung ganun, best? Yung parang tira-tira na lang ibigay sa iyo. Kung sa pagkain pa, panis lang yung ibigay sa iyo, best. Okay lang sa iyo yon, yung bigyan ka ng panis. Meron namang hindi panis, so prangkain mo na yan, best, at sabihin mo sa kanya, tell me what's wrong, what's going on, tell me what's your decision, tell me what's your problem. Because I feel like I'm not really important to you. And I don't have time to play a game. Ganun factor. I don't want to waste my time. Parang gusto kong kumata. I don't want to waste my time. May ganun factor. So, prangkayan mo na yan, best. At mahalin mo sarili mo. Tandaan mo, ang daming affirm sa buong mundo. Matagpuan mo lang yung matinong affirm kung hanapin mo. Maraming salamat sa pag-share mo, best. And good luck sa iyo. Sumali ka na rin sa Christian Filipina Dating Site kung gusto mo maghanap ng talagang panibago. Prangkayan mo yan si Affirm Best para makapag-move-on ka and makasali ka sa dating site na proven nang may marami nang nagtagumpay. So maraming salamat sa pag-share mo, Best, and good luck sa iyo. Magbasa mo na ako saglit ng mga message dito. Ang dami ng message. Clarita Nolasco. Hi sis, from Pasig City, Manila, Philippines. Shoutout sa yung lahat dyan sa Pasig, mga Best. May ganung factor talaga. So, ang dami niyo na pala mga message dito. Kay Cornelie Flores. Ate, yung architect po ba? Busy po ba yan talaga sila? May mga araw na 1 to 2 days hindi siya makapag-chat or video call sa akin. Ang ano naman yan? Kung seryoso talaga yung offer mo ba? Architect man siya. Hindi naman siya nag-architect ng 24 hours. Kung architect man ang trabaho niya, kahit ano pa ang trabaho niya, kung mahal ka niya ba, mayroon talaga yung time sa iyo. Bakit sabi, umabot pa ng 1 to 2 days? Ano ba yan? 24 hours ba siya? Hindi na yan natutulog? Walang tulugan. Ganun. Hindi yan seryoso mga ganyan, best. Dahil-dahilan lang yan. Maghanap ka ng iba dyan. Prangkahin mo yan na walang panahon para maglalaro ng magsayang ng oras. Kung hindi ka seryoso sa akin, maghanap ka na ng iba, maghanap din ako ng iba. Ganun lang yun. Maraming salamat sa iyo, best. Kay Nepsi Bukod. Ayan. Sis, I love and like your vlog. Thank you and keep safe, sis, and stay blessed. Maraming salamat sa iyo, best. Kailis Miss Urbanay, to the sender, bitawan mo na yan. Don't waste your time with that person. Yung meet in person, pero pag gusto natin ang isang, labo naman ang ganyan, best. Very good video. Have a great day. Greetings from Adam. Ayan, shoutout and thank you, Adam. Kay Cornelie Flores, ang mga architect po ba ay busy palagi? Hindi, best. Kung hindi ka ganun kahalaga, hindi ka ganun kamahal ng isang tao, eh, meron talaga dahilan yan. Busy-busy yan talaga yan. Basura mo yan, best. Kay Kikay Cruz, dahilan lang yun sis, tama, yung mahirap ang hirap naman nun, mahirap makapag-move on ng ginawa niya. Maraming dahilan talaga si Affirm Best, kaya basura mo na yan. Kay Kikay Cruz, thanks po Ate Sally, sa advice niyo po. Tingin ko po, nag-iisip pa siya hanggang ngayon, laging niya sinasabi magpadala para sa visa, at siya daw lahat gagastos, hinayaan ko na lang, kung gusto niya ba mag-meet kami at matapos yung visa ko po. Thanks po Ate Sally. So sakyan-sakyan mo lang yan, best. Yung mga affirm na may sinasabi, sakyan-sakyan niya lang yan. Kay Kikay, dami mo video si Sally. Saan ba ako nakikinig? Makikinig saan yung affirm? Sana yung affirm ko. Kuripot lang dahil sa experience niya na naloko siya sa 5 years. Hindi ko alam kung totoo ba siya kasi lagi niya sinasabi yung future at sobrang siloso. Mahirap yung ma-affirm na masyadong siloso, best. Simula ng gulo yan, mga ganyan. Walang tiwala yung mga ganyan. Walang mawanitis. Mapagpalang araw si Sally, ganyan din ang affirm ko. Ayaw niyang gayahin ang friend niya na binubuhay ang buong pamilya. Tama, best. Hindi nila kaya yan kasi may sarili din silang plano sa pera na kinikita nila. Thanks, Sally, and have a nice day kay Kikay Cruz. Ayan. Shoutout kay Kikay Cruz. And kay Genita Silagan, hello best, shout out sa you best. Ayan, kay Sister Lenny, wow, nice view, kabayan Filipino. I always watch your video channel from Saudi Arabia, CC. Ganyan din ang problema ko sa naging affirm ko, CC. Kasi may kachat din siyang Pinay dito sa Riyadh, Saudi Arabia.
Pero I pray ko na lang na sana ako ang mapili niya. God bless us all. Ayan. Hindi niya kayang mamili. Doon ka nag-message best. Yung mga affam ninyo na parang hindi pa kontento sa inyo. Ang hirap nun, best. Nakipag-chat sa'yo, nakipag-chat pa sa iba. Pag ako niyan, magkaiba naman tayo ng desisyon, magkaiba tayo ng gusto sa buhay. Nirespeto ko yung desisyon ninyo, best. Pero pag ako ang tanongin nyo, hindi ako papayag sa ganyan. Kasi gusto ko ang hanap na relasyon na seryoso. So, seryoso nga pong hanap ko. Kung nag-chat siya sa akin, lalo na pag may future na plano, tas meron din siyang chinachat na iba, walang panahon sa'yo sa afam ka. Ma, hello, afam ka, walang panahon sa'yo, hindi ka pumasa sa gusto ko. Ayoko mag-entertain sa afam na hindi kontento sa isa. Kasi yun ang gusto ko, best. But, depende naman yan. Kung sa inyo, okay lang sa inyo. So, go lang. Pero mahirap yun. Masasaktan lang kayo. Lalo na pag na-inlove na kayo dyan. Tapos si afam, in the end, hindi pala ikong mapili niya. Sayang yung time and effort mo, best. Baga ganun. Kay Lenny, ayan. I'm your subscriber, Sisi, from Saudi Arabia. Sana makahanap din ako ng matinong afam. I'm always watching your video channel, Sisi. God bless. Good luck sa iyo, best. At sumali ka sa Christian Filipina dating site, best. Nasa description box yung link dyan. Click mo lang yan. Ayan, sa sender, high possibility na pasawayan ang kausap mo. Dapat mag-video call kayo. Yung sa afam na paano malamang seryoso ang foreigner na kausap. Kadalasan sa iba ayaw makipag-video call. Naku, dahilan yan, best. Kasi hindi yan seryoso. Kaya maghanap kayo ng afam na interesadong makita kayo. At talagang may time and effort sa inyo. So good luck sa inyo lahat, mga best. Take care and stay safe sa inyo. God bless.